Mahuhuli na po kaya itong si Apollo Quiboloy at Gerald Bantag? Ngayon ay nagkaroon po ng pagbabago sa liderato po ng National Bureau of Investigation. Hindi natin alam kung ano ang kadahilanan o baka talagang nagretiro na lamang ito pong dating hepe po nila na si Director De Lemus. De Lemus ba? At ang pumalit po sa kanya, ang inappoint ng ating kasalukuyang gobyerno, siyempre ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa isang dating police, sharpshooter po ito, dating prosecutor, dating huwes, at ngayon NBI director na po. Kaya puntahan po muna natin ang balita kaugnay po ng pagpapalit ng liderato sa NBI. Ayon po dito sa balita mula po sa Presidential Communications Office at saka dito po sa Rappler. Unahin muna natin yung sa PCO. PBBM appoints retired judge as NBI director. Santiago took his oath of office. By the way, ang retiradong juez ay walang iba kung hindi ito pong si Jaime Santiago. Kung kayo po ay mahilig sa pelikula, maaaring napanood nyo po ang pelikula niya. He took his office, his oath of office before Executive Secretary Lucas Bersamin ngayon pong araw. Santiago finished BS Criminology at the Philippine College of Criminology. Napakatagal niya pong tinapos ang 4 na taong kurso, no? Halos 11 years. Marahil, yun po ay dahil siguro sa kanyang circumstances sa buhay. Baka working student ito si Director Santiago. O baka nagkamali lamang dito itong PCO. Tingnan niya natin yung, kasi ang tagal eh, from 1978 to 1988. But anyway, sige, tuloy na po natin itong binabasa natin. At siya po ay nagtapos naman ng kanyang pag-aaral sa Abugasya noong 1989 hanggang 1993 dito po sa Manuel L. Quezon University. Alam nyo, napaka-memorable po sa akin ang place na yan kasi ang MLQU, fifth floor, yan po yung building o universidad kung saan ako po ay nag-take ng board examination. At alam nyo naman kung ano po yung naging ranking ko po dyan. Kaya po top 1 ang pangalan po natin dito dahil po doon. He served, naisingit ko lang, pasensya na kayo kung nagyabang ako. He served at the Philippine National Police Western Police District from 1979 to 2000. O, ibig sabihin, integrated National Police pa lamang pala itong si Director Santiago ay hindi pa siya graduate ng criminology. Kaya pinagsabay niya marahil ang pag-aaral at saka ang pagiging polis. Pwede po yun. As a dutiful police officer at the WPD or Western Police District, he went against sinister individuals who threatened the peace and order in Manila. Okay? A sharpshooter from the Special Weapons and Tactics Team during his heyday in Manila's finest, Santiago rose to fame. His life featured in a 1996 Filipino biographical action film. I do not know kung si Bong Revilla ba ang nagsabuhay ng kanyang talambuhay, ano? O si Fernando. Sino ba yung artista dyan? Tingnan natin. Si Jaime Santiago. Sharp. Ito. Tingnan niya natin kung sino yung gumanap sa kanya. O si Bong Revilla nga, ano? Yan, si Bong Revilla. Kasi di ako masyadong mahilig sa mga action movie ni Bong Revilla eh. Kaya hindi ako pamilyar. Pero pagka kay Fernando Poe Jr., halos sa mga kalahati siguro dahil napakarami pong pelikula ni Fernando Poe Jr. Napanood ko. Ngayon, dako po tayo dito sa balita ng Rappler. Malamang sa malamang, mauulit lamang din po yung binasa natin eh. Kasi dito, President Ferdinand Marcos Jr. has named former cop and judge Jaime Santiago as the new National Bureau of Investigation. Director, Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed on Friday, June 14. Kaya ngayon, nabubuhayan po ako ng pag-asa dahil kung magaling na pulis itong si Santiago, magaling na prosecutor,
at magaling na huwes, eh malamang sa malamang magiging magaling din po siya na director ng National Bureau of Investigation. At ang magiging pamantayan natin ngayon dyan, unang susukatin ang kagalingan niya, kung sa kanyang pamumuno bilang direktor po nito, ay mahuhuli ito pong mga takas na bilanggo, takas sa batas na sina Apollo Quiboloy at saka si Gerald Bantag. Bago natin balikan ang mga kaugnay na balita at mga sirkumstansya diyan kina Bantag at Quiboloy, tuloy ko muna ito pong binabasa po natin dito. Santiago served as Manila Regional Trial Court Judge before he joined the judiciary. The new NBI director was a cop under Manila Police District. He was known for being a sharpshooter in the Manila Police. He replaced Medardo De Lemos, who was picked by Marcos to lead the NBI in 2022. De Lemos, a long-time career official, retired from the service. O, wala pong halong anumang issue. Sapat na basihan na talagang napakahaba na ng panahon ng panunungkulan sa publiko nito pong si De Lemos. Kaya naman nararapat na rin marahil na makasama niya ang kanyang pamilya bilang isang retiradong public servant. Santiago took his oath before Bersamin on Friday morning. Aside from serving in Manila RTC, Santiago also had a stint as a presiding judge in Tagaytay City RTC. He also served as a judge of the Manila Metropolitan Trial Court according to Santiago's profile from the Philippine Judicial Academy. For 3 years, from October 2003 to December 2006, he was an assistant city prosecutor under the Department of Justice. The new NBI director was also the former deputy executive vice president of Philippine Judges Association and former president of the Metropolitan and City Judges Association of the Philippines. Napakaganda po ng kanyang karera, no? Talagang decorated. As a cop, Santiago served as the deputy chief of the MPD's Special Weapons and Tactics Team. A decorated cop, the new NBI director received several awards such as the Senior Non-Commissioned Police Officer of the Year of the then Western Police District as one of the 10 outstanding policemen of the Philippines and an Act of Heroism Award given by the National Capital Region Police Office. Later, his life story made it into the big screen through the movie titled SP04 Santiago Sharpshooter, portrayed by Senator Bong Revilla. Santiago obtained his law degree from Manuel L. Quezon University in 1993 and passed the bar examination the following year with a score of, ang taas, 81.65%. Samantala yung walang kwentang naging presidente sa loob ng 6 na taon ay 75 lamang. Pasang-awa. Oh, anyway, sorry. Marami pala akong tatamaan na pasang-awa. Sorry naman po, nagkamali lang ako. Si Rodrigo Duterte lang gusto kong pasaringan. The new NBI director was also a criminal law professor at the Philippine College of Criminology and the Emilio Aguinaldo College. Kaya ngayon, tingnan natin kung sa kanyang pamumuno dyan po sa NBI ay unang-una, mahuhuli po ba nila si Gerald Bantag at saka itong si Apollo Quiboloy? Tingnan natin yan. Ano? Pero ano ba ang kaugnay na balita particular kay Apollo Quiboloy? Oh, by the way, before I forget, Gerald Bantag ay hanggang ngayon nagtatago. Sa ating mga balita na nakakalap, sinasabi ng ating mga otoridad na hindi naman po iyan nakalabas ng bansa, pero siya po ay hanggang ngayon hindi matunton ng ating kapulisan at ng ating NBI. Ang kanya pong kinakaharap na kaso ay double murder para po sa pagpatay kina Percy Lapid noong October 3, 2022 at October 18, 2022, dito naman kay June Villamayor. Ayan po ay nangyari sa Las Piñas at saka syempre sa loob po ng New Bilibid Prison, Muntinlupa City. At simula po ng nilabasan po ng warrant of arrest itong si Gerald Bantag, ito po ay
hindi na makita ng ating otoridad, pero from time to time nagpapakita po ito o nai-interview ng mga malalapit po sa kanyang mga individual, particular mga vlogger. Ito naman pong si Apollo Quibuloy, kumakaharap po ito sa mga kaso ng sexual abuses, particular of a minor, at saka qualified human trafficking na isinampa po sa Davao City Regional Trial Court at dito po sa Pasig City Regional Trial Court. Pero ang kaso niya po sa Davao City ay itinransfer na po dito sa Quezon City Regional Trial Court. At kaugnay po ng pagtangtangkang arestuin itong si Apollo Quibuloy, the other day, ang ating Criminal Investigation and Detection Group ay naglunsad po ng simultaneous implementation of warrant of arrest sa mga premises na pag-aari po ng KOJC. But to no avail, kasi hinarangan po sila. Sila po ay inobstruct ng mga supporter nito pong si Apollo Quibuloy. Thus resulting now to the arrest of 6 individuals at sila po ay kinasuhan by direct filing na lamang ng ating Philippine National Police. Eh ang masakit ngayon na katotohanan, mukhang sisipa po ito pong kampo ng KOJC sa pangunguna nitong si Rodrigo Duterte dahil sila po ay magsasampa daw po ng kaso sa mga pulis na nasa likod po ng tinawag po nilang overkill at magulo, hindi maayos na pagpapatupad ng implementation ng warrant of arrest. Panoorin po natin ang kaugnay na balita at medyo masakit din po ito siguro dahil nagtrabaho ka na nga, matatanggal ka pa sa pwesto. Pero wala tayong magagawa kasi merong nagre-reklamo at siguro sa tingin po ng ating pamunuan ng PNP, may sablay sa pagkakataon na yon dahil unang-una, bakit hindi nila nahuli si Apollo Quibuloy? Kaya ngayon, na-relieve ang ilang mga matataas na opisyales diyan po sa Davao Region. Pakinggan po natin ang balita na ito. Leia, bakit inalis ang director ng Pro 11? May kinalaman ba ito sa kontrobersyal ano, na pagsisilbi ng warrant of arrest kay Quibuloy? Tama ka dyan aga, no? May kinalaman nga ang pagkakaalis nila sa pwesto dahil sa bigong operasyon sa limang property ng Kingdom of Jesus Christ kung saan nagkaroon ang mga aligasyon na sa hindi tamang paraan ang pagpasok ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC. Bukod dyan na aga, negatibo ang resulta ng operasyon dahil hindi naman naaresto ng mga pulis si Apollo Quibuloy at ang lima pang co-accused nito. Bukod kay Police Brigadier General Aligre Martinez na direktor ng Pro 11, tinamaan din si Police Major General Ronald Lee na direktor naman ng Directorate for Operation at si Police Colonel Edwin Portento ng Intelligence Group. Inilipat ang mga ito sa Personnel and Holding Unit ng DPRM. Si Police Brigadier General Nicolas Torre naman ang ipinalit kay Martinez sa Pro 11 habang... Magandang balita yan, ano? Si General Nicolas Torre, kilala po itong matuwid na pulis. Actually, nung nagkaroon po ng issue sa Quezon City, kaugnay nung nag-viral na nanutok ng baril sa isang siklista, at siya po, wala naman siyang intensyong masama, nagbigay siya ng press conference, pero namasama ito ng publiko. Siya po ay kusang bumitiw doon po sa kanyang posisyon bilang Quezon City Police District Director. At sa aking pagkakaalam, kilala rin po ito sa Rizal Province, sa Calabarzon, particular sa Batangas Province bilang isang magaling na pinuno. Kaya tingnan natin kung siya na ngayon ang namumuno dyan at mahuhuli ngayon itong si Apollo Quibuloy. Kasi alam po ninyo, isa sa mga nakikita ko dito, opo, although hindi naman po ito official na impormasyon, kung hindi opinion ko lamang, eh kaya siguro nirelieve ang mga ito dahil sa kanilang naging kapalpakan sa pagpapatupad po ng warrant of arrest. Not necessarily dahil sa kino-question ito ng mga Duterte at ng mga KOJC members, kung hindi yung kanilang failure to arrest Apollo Quibuloy. Kasi sa operasyon na yon, tingin ko talagang malakas ang paniniwala ng ating mga otoridad na isa doon sa limang premises na kanila pong simultaneously inimplementan ng warrant of arrest, nandoon si Apollo Quibuloy. Yet, bakit hindi po nila nahuli?
Kaya baka ganun ang nangyari, opinion ko lamang po yan, at nagkaroon po na ngayon ng balasahan dito po sa ating mga kapulisan, partikular sa mga pinuno ng mga pulis na lumusob doon po sa premises ng KOJC. Si Police Brigadier General Nicolas Salvador naman ang inilipat sa Directorate for Operation. Ang naturang balasahan na aga ay epektibo ngayong araw, June 14, 2024. Matatanda ang umani ng batikos ang ginawang pagpasok ng mga pulis sa loob ng property ng Kingdom of Jesus Christ para magsilbi nga ng warrant of arrest. Dahil ang bumabatikos lang naman yung mga alagad ni Kibuloy saka ng mga didisit, ano? Dahil naniniwala sila sa mga Duterte. At kaugnay niyan, magsasampa daw po ng kaso ito pong kampo ni Rodrigo Duterte bilang administrador ng KOJC. At tingnan natin kung saan po tutungo ito. Kasi ang sabi naman po ng ating Philippine National Police dito, sila po ay nakahanda na harapin ang mga bantang kaso na ito na ilalatag po ng KOJC laban sa ating mga kapulisan. Makikita niyo yung ginawa nila. Inakit nila yung truck, fire truck. Tapos nandoon yung mga kapulisan. Tapos pinagtutulak nila. Overkill kung ituring ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang raid ng Philippine National Police, Special Action Force at Criminal Investigation. Nakakatawa na lang to si Rodrigo Duterte kung magsabi ng overkill eh. Sa dinami-dami ng mga operasyon na ginawa sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng ating mga kapulisan, ang daming mga overkill. Maniniwala ba kayo na ang isang detainee sa loob po ng Bureau of Jail Management and Penology capable na lumaban? Ang itinutukoy ko, si Mayor Espinosa. Naalala niyo po yon? Nung ito po ay ni-raid, parang sampal nga yun sa BJMP, biruin mo. Nasa loob ka na ng nasa loob ng kanilang premises tapos ire-raid ng CIDG o ng tama CIDG yun ang raid doon ano tapos manlalaban patay tuloy yung mayor. Ganun talaga sa kapanahon na ni Rodrigo Duterte. Hindi ko naman kinakampihan yung mga pinagbibintangan na yan ng mga involved sa illegal drugs. Ang punto lamang doon malinaw na malinaw na merong overkill pati particular doon sa paglusob din ng tahanan ng mga paruhinog, di ba? Tapos how much more yung 20,322 deaths na nangyari from July 2016 to November 2017. Yun ba ay hindi overkill, Rodrigo Duterte? And detection group sa Kingdom of Jesus Christ con Paolo Lunas ng madaling araw. Ayon sa dating pangulo, bagamat may dalang warrant of arrest, wala namang ipinakitang search warrant sa mga pulis sa mga pinasok nilang property ng relief. Ewan ko kung abogado talaga to si Rodrigo Duterte. Hindi, abogado talaga siya. Ewan ko kung ang utak niya pang abogado talaga. Dahil na rin siguro sa katandaan, hindi naman kinakailangan na sa pagpasok po ng isang premises, laging ang kailangan mo ay search warrant. Kapag ka-equip ka ng warrant of arrest at sa paniniwala ng ating otoridad after announcing their purpose and authority, sila po ay hindi pinahintulutan na halugugin, tingnan doon sa loob kung nagtatago ba ang hinahanap ng batas, meron silang karapatan na pasukin ito ng pwersahan at halugugin yung mga lugar na maaaring pinagtataguan ng takas sa batas. At ganun ang ginawa po rito ng ating mga kapulisan. Sila po ay equipped ng warrant of arrest kaya hindi kinakailangan ng search warrant para maging legal ang kanilang operasyon. Religious leader, kaya bilang itinalagang administrador ng mga nasabing property, responsibilidad niya na kumilos at magsampa ng kaukulang hakbang. Bunsod nito, ipinahahanda na niya ang affidavit ng lahat ng mga umanoy na agrabyado at na-trauma sa insidente. Gayun din ang inventory ng mga gamit na nasira. Mabigat man sa kanyang loob ang gagawin, kailangan niyang kumilos laban sa lahat ng responsable sa anyay illegal na pagsalakan. Sa kabila umano ng kanyang personal na paniniwala, dapat pa rin itaguyod ang batas. Naknang teteng naman. Parang ang hirap paniwalaan na isang Rodrigo Duterte ang nagsasabi ano, na dapat itaguyod ang batas. Sa panahon ng panunungkulan mo, itinaguyod mo ba ang batas, Rodrigo Duterte? Yung
20,000 plus na pinatay sa panahon ng panunungkulan mo, naranasan ba nila na obserbahan yung due process, yung pagpapatupad ng tama sa mga operasyon ng ating kapulisan? Eh, pinakamagandang halimbawa dyan dahil sa impacto pronouncement mo na kill them all, eh, may mga pulis na nagpakatanga at sinunod ka. At yung mga yon, nakakulong na ngayon. Partikular, yung nakapatay kay Kian De Los Santos. Natatandaan ninyo si Kian De Los Santos? Ito po yung minor de edad sa Caloocan City na sa isang police operation, pinalabas ng mga pulis na ito daw po ay nanlaban. Pero kinalauna na patunayan na hindi po ito nanlaban bagkos summarily executed po ito. Nakaluhod po ito, sinasabing nakaluhod at walang kalaban-laban nang ito po ay pinatay at pinalabas na nanlaban ng mga pulis ngayon na yon na ngayon ay nakonvicted na at nagsisilbi na po ng kanilang sentensya sa National Bureau of o sa New Bilibid Prison. O ganun ang sistema ng pamumuno mo, Rodrigo Duterte. Kaya wag mong sasabihin ngayon na dapat sumusunod sa batas. Eh ikaw nga ang hindi sumusunod sa batas. Ang mga kapulisan natin ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, syempre sa pamamagitan na rin ng direktang pamumuno ng ating Chief Philippine National Police na si General Marville, eh sila po ay nagtataguyod ng rule of law at due process. Kaya nga mapapansin ninyo, bihirang-bihira po ngayon ang mga nanlalaban. Kasi may pagpapahalaga sa due process at rule of law ang ating kasalukuyang gobyerno, hindi katulad sa pamumuno mo, Rodrigo Duterte. Ayon naman sa Philippine National Police, bukas sila sa anumang investigasyon. Pakapatan po ng grupo po ni Pastor Cibuloy at ng KOJC leadership o kung sino man po na representante po nila na maghain po ng anumang kaso. At yan naman po ay haharapin po ng PNP. Parte po yan ng due process, parte po yan ng pagkilala sa ating mga hukuman at sa ating mga korte. Pero katulad ng sinabi ko kanina, kung ang PNP ay bukas sa pagkilala at nagpapasakop po sa mga legal process, sana ganun din po sina Pastor Cibuloy. Tama. Ano? Sana ganun din kayo. Huwag niyong konsentihin, particular Rodrigo Duterte, yung best friend mo na kinokoronahan ni Gloria Macapagal-Arroyo yun. Nakita ko lang yung video eh. Anak ng teteng na yun, may mga ganong seremonya, sabi ni Apollo Cibuloy. Tapos kinokoronahan siya, kaliwat kanan, si isang babae nandito, si Gloria nandito sa kanan niya, tapos nakapikit siya ng ganon. Oh. Anong seremonya yun? Di ko lang naipakita, di ko lang nailagay dito para maipakita sana sa inyo eh. Pero natatawa ako, biruin mo, si Gloria Macapagal-Arroyo nag-participate sa ganong uri ng seremonyas. Kailan kaya nangyari yun, ano? Anyway, ito pong pinag-uusapan natin ay kung talagang sinasabi nila na dapat sumunod sa batas, unahin mo muna ang sarili mo, Apollo Cibuloy, Rodrigo Duterte. Ha? Kasi wala kayong moral ascendancy para sabihin ang mga bagay na yan kung kayo mismo ayaw ninyong sundin kung ano ang mga umiiral na batas sa atin sa kasalukuyan. Si Apollo Cibuloy nagtatago, walang respeto. Tapos ikaw naman, Rodrigo Duterte, eh piling mo, ikaw pa rin ang leader ng bansang ito na kung ano ang sasabihin mo dapat mangyari pagka hindi umaayon sa'yo, magsasalita ka na lamang ng mga paglabag sa batas, paglabag sa karapatang pantao, hindi naaayon sa due process, wala sa ating konstitusyon, anak ka ng teteng talaga. Oh. Eh, dahil po dyan, hindi naman pwedeng magbulag-bulagan ang ating mga kapulisan. Kaya meron pong mga inaresto, kaugnay po ng implementasyon ng warrant of arrest niyan kay Apollo Cibuloy sa mga miyembro po ng KOJC, kung saan sila po ay kinakitaan ng paglabag sa batas, katulad po ng Obstructions of Justice o yung Presidential Decree 1829, Batas Pambansa bilang 6, o pagdadala po ng mga blunt or bladed object, at saka syempre yung kanilang pag-resist sa ating agent of a person in authority, kaya sila po ay kinasuhan ng paglabag sa Article 151 ng ating Revised Penal Code. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Tagapagsalita po ng Philippine National Police, si Police Colonel Gene Fajardo. Colonel Fajardo, magandang hapon po. Si Tony Velasquez po ito.
Magandang hapon po, Sir Tony. Mm-hmm. Salamat po ng tagapakinig sa inyong programa. Magandang hapon po. Salamat po, Colonel. Tama po ba yung anim po no nakakasuhan ng obstruction of justice nasa kustudiya na po ba ng pulis? Sir, kung matatandaan niyo, Sir Tony, eh, may inimbitahan po tayo na anim na katao after po nung service po ng Wakan sa Pares sa doon po sa Glory Mountain. At anim po yan ay dinala po natin sa police station. Okay. Subalit sinilayan din po nung araw po na yun dahil lalagpas po tayo doon sa tinatawag po nating regulatory period sa pagpapat. Okay, paliwanag po natin yung binanggit ni Attorney Fajardo. No? Siya po yung spokesperson ng Philippine National Police, isang police colonel. Meron po siyang binanggit na reglamentary period. Ito po yung part po ng proseso na naaayon po sa batas na kinakailangan sa tamang panahon, parang Alden lang, ano? Yung Aldab sa tamang panahon, naalala ko lang, ano? Corny. Anyway, balik tayo rito sa pinag-uusapan po natin. Sa Article 124 ng ating revised penal code, mababasa niyo po yan, mga tol. Aral-aral tayo para kahit paano itong kismisa na ginagawa po natin revised penal code ay meron po tayong natutunan. Yan. Ang tawag po dyan reglamentary period sa Article 124. Puntahan po natin ano. Yan. Ito na po, lumagpas tayo. Ito. Arbitrary detention. Ano po? In layman's term, tinatawag po itong reglamentary period o panahon na dapat ang isang hinuli mo dahil po sa paglabag sa batas ng walang visa po ng warrant of arrest ay kinakailangan masampahan mo po ng kaso sa loob po ng itinatakda sa batas na panahon. O, yan po ay nakabase, syempre, sa... I'm sorry, Article 125. Bakit ba ako napunta doon? Sa Article 125, ito po. I'm sorry, I stand corrected. Delay in the delivery of detained person to the proper judicial authorities. I'm sorry, that is not arbitrary detention. Kung hindi delay in the delivery of detained person to the proper judicial authorities. Lahat po ng mga kaso na hinuli po, lahat ng paglabag sa batas kung saan ang isang suspect ay hinuli po nang wala pong visa ng warrant of arrest, ibig sabihin ang sirkumstansya ay nagpo-fall under warrantless arrest katulad po ng ikaw ay nahuli, ng ikaw ay nakagawa, gumagawa or gagawa po ng krimen o kaya ikaw ay nakagawa ng krimen at yung huhuli sa iyo ay meron pong personal knowledge na ikaw ay nakagawa ng krimen. Tawag naman po doon ay hot pursuit. At kapag kaganoon ang sirkumstansya, dinala ka po sa ating kapulisan sa station, ikaw ay dapat sampahan po ng kaso sa loob po ng mga oras na pinapahintulot po ng ating batas. Kapag ang penalty ay light lamang o ito po ay may kaparusahan lamang ng ilang buwan na pagkakakulong, araw at ilang buwan na pagkakakulong, dapat masampahan ka within 12 hours. Ha? Samantala kung ito po ay less grave penalty, ito naman po ay dapat masampahan ka ng kaso ng sa loob po ng 18 oras. At yung ikatlo, pagka grave penalty o felony na meron pong attachment na penalty ng reclusion temporal o reclusion perpetua, prison mayor, dapat masampahan ka po ng kaso sa loob ng 36 hours. At dito po sa pinag-uusapan po natin sa balita na binanggit po ni Attorney Fajardo or Colonel Fajardo, yun po ay may kaparusahan lamang ng 12 o meron lamang pahintulot na masampahan ng kaso sila sa loob ng 12 oras. Kaya naman, para hindi po makasuhan ng Article 125 ang ating kapulisan, kinakailangan po nilang i-release yung mga inaresto po nila ng walang warrant of arrest at i-file na lamang po ito ng tinatawag na regular filing or direct filing. Ano? Kasi doon sa una, kapag kapasok doon po sa reglamentary period, ang tawag po doon ay inquest. I-inquest sa prosecutor's office at aalamin po ng prosecutor kung yung pagkaka-aresto ba ng wala pong legal na ba, ng wala pong warrant of arrest ay meron pong legal na basihan.
Otherwise, kapag ka walang legal na basihan, sila po ay palalayain at hindi po sasampahan ng kaso. Kaugnay naman ng direct filing, ipe-prepare ng ating mga kapulisan at ganun po yung pinapaliwanag dito ni Attorney Pajardo. Matapos pong una ng mga ebidensya ay pinirepair ang mga dokumento na kinakailangan at sa pamamagitan ng tinatawag na regular filing, sinampahan po ng kaso ang mga anim na individual na kanila pong in her term inimbitahan. Pero actually, aresto po ang nangyari doon. Tuloy po tayo rito mga tol. File ng kaso. Okay. Kaya kahabagamat sila ay nirelease po, pero sinampahan po natin sila ng kaso kahapon through direct filing po. Anim po sila. Ah, okay. So ngayon ay nakalaya po sila, subalit sila nga po ay nakaharap sa mga kasong ito. Wala pa naman hong balak din ang pulisya na muli po silang damputin. Wala na po, Sir Tony. Wala na po tayong legal na basihan para sila po ay damputin. Kaya pinagpaan na lamang po natin sila ng kaso. Tatlo po yung ikinaso po natin sa kanila. Mm-hmm. Yung pong violation po ng 1829, yung pong obstruction of justice, mm-hmm. at yung pong violation po ng batas pambansa bilang anim para illegal possession. Tulad po ng sinambit ni Colonel Fajardo, wala na pong legal na basihan para arestuhin ang mga tao na ito. Except, kung after due course, kakitaan po iyan ng probable cause ng ating prosecutor at isang pa po ang kaso sa korte at ang korte ay eventually mag-release po ng warrant of arrest. That will be the time naman na pwede na muling arestuhin ang mga anim na individual na ito dahil meron na pong warrant of arrest kung sakasakali sa kanila. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Sana kahit paano natututo po kayo sa ating mga pinag-uusapan. The bladed, pointed, or blunt object. At pati na rin po sir yung ng Article 151 ng Revised Penal Code o yung pong disobedience to the agent of persons in authority po. So naisang pa po lahat yan kahapon sir Tony. Kahapon pa ho? Oo. Yes po sir. I see. So sa ngayon, ito po ay nasa piskalya na, itong mga asuntong ito. Yes po sir, naisang pa na po kahapon sa prosecutor's office. Okay. So ang hinihintay na lamang po, para lumalinaw yung proseso, ay titimbangin po ng prosecutor kung meron pa hong sapat na batayan para po ito ay ihain na sa korte. As a matter of procedure, Sir Tony, ay papadalan po sila ng summons ng ating prosecutor para bigyan po sila ng pagkakataon at sagutin po itong criminal complaint na isinampa po sa kanya and therefore ay kung maglalabas po ng resolution ng prosecutors para bigyan kung may basihan po yung sinama po yung reklamo laban sa kanila. Okay, hintayin natin yan kung saan tutungo yan kasi marami pong mga abogado ang magtatanggol sa mga miyembro po na yan ng KOJC. Pero sa mga nakita po nating video, kung yun po ang pagbabasihan, tingin ko may sapat po na basihan para po paniwalaan na meron po talagang krimen na nangyari at sila po ay ma-held for trial at ma-determine kung sila po ba ay may kasalanan ng walang halong pag-aalinlangan. Yun po kasi yung quantum of proof para po maparusahan ng isang akusado sa di umano'y paglabag sa batas na kanyang ginawa. Sa parte nitong si Apollo Quiboloy at saka si Gerald Bantag, kung talagang ang mga naniniwala po sa mga ito na mga supporter nila ay sinasabing sumunod po tayo sa batas, particular ang ating PNP, aba, unahin niyo pong sabihin yan sa inyo pong mga iniidolo na si Apollo Quiboloy at Gerald Bantag. Dahil ang pagtatago sa batas ay hindi po pagsunod sa batas. Kung sinasabi ng abogado nitong si Apollo Quiboloy na technically speaking, Apollo Quiboloy is not a fugitive from justice, yun po ay kanyang legal na argumento. Pero sa argumento ng ibang mga abogado, nagtatago na sa batas or fugitive from justice na the moment na masampahan ka ng kaso na kaugnay ng paglabag mo sa batas sa hukuman. At lalong-lalo na sa court of public opinion kung saan tayo, particular kaming mga content creator, shout out kina